Sa punto pong ito'y makakapanayam natin si Cagayan Governor Manuel Mamba. Governor Mamba, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po at magandang umaga din po sa mga nakikinig at naninuksa. Opo. Governor, makikikamusta lamang ho kami sa inyo pong probinsya. Ngayon patuloy pa rin daw yung pagbaha no, sa ilang lugar niyo po dyan. Kamusta na ho ang ating mga kababayan? Well, kagabi may tumataas kasi yung COVID, no? Umabot sa buntun measuring ko natin dito, umabot po ng about 9.3 meters. Pero bumababa naman po ngayon, nasa 9 na lang ngayon, no? At nagkaroon din po kami ng preemptive evacuation sa limang barangays po dito sa Tuguegarao City. At may mga 550 individuals po yung mga evacuees natin. Mm-hmm. Kamusta po so sila? So far, ngayong araw po, ay kwan naman dito ngayon. Fair naman ang weather. Mm-hmm. We're hoping na patuloy na yung pagbaba po ng Cagayan. Alright, kamusta po yung mga kababayan po natin na nagsagawa nga ho kayo ng preemptive evacuation? Kamusta ho sila sa mga evacuation centers natin? Yeah, located sila sa tatlong evacuation centers. So far ay natutustusan naman po yung mga pangangailangan nila, no? Mm. Of both the city government at the provincial government po, of course, the barangay. So far, 550 plus po ito, mga individuals. At hopefully po ay mapapauwi din namin sila kaagad ito pag patuloy na huhupa po yung Cagayan River na. Opo. Nagpapakawala pa rin po ba yung Magat Dam, Governor? Opo. Opo. Pero nag-reduce po sila. I think 2 gates na lang sila. It is na 3 gates kahapon. I think 2 gates na lang po yung open. And hopefully ay bababa po ho ng mabilisan itong Cagayan. Okay, sapat ho ba yung inyong mga evacuation centers pa? Lalong-lalo na, no? Kasi parang konting ulan, hindi ba? Ay nagkakaroon nga ho ng paglikas pa dahil agad ding bumabaha. Yeah, tama po yun, no? At, pero dito po sa Cagayan kasi, nasanay na sila din sa Adopt a Neighbor, no? Karamihan po ng mga evacuees natin ay kinukup-kup ko ng mga neighbors nila, mga parientes nila, mga relatives nila. Mm-hmm. About 70% po, 70% po ng mga evacuees ay usually napupunta sa mga yung Adopt a Neighbor program po na parang na-institutionalize na rin po dito sa amin yun. Kaya okay, kahit pa paano po ay nagtutulungan naman yung mga magkatapos. I see. Pero Governor, with the last na bagyo po ng Ulysses, ano po ang ating mas long term kaya na mga gagawin ano para hindi na po maulit yung ganung klase po ng naging trahedya? Well, one po ito, we need to have a medium and long term plan po dito. Yes, no? Po. Because ito po is a one, no? Is a summation ng napakaraming problema po dito from the inundation ng our forest, siltation of our rivers. No, ito po nangyari po dito. Kaya nga po, we are coming up with a task force on this. Pumunta po si Secretary Sima to ito dito dahil ang problema ho is not just the province but the entire river basin ng Cagayan River. This is composed of 8 provinces to include provinces ng Cordillera po. Kaya napaka-importante po na holistic po yung gagawin dito. As to the JICA recommendation po, 25 years yung kanilang guan, no? Noon tayo, that was 18 years ago. Mm-hmm. Eh, kung maumpisahan po yun, it will make long-term solution po nito. And it is inter-regional, inter-provincial po. Kaya napaka-importante po na mayroong super body na titingin po nito. Mm-hmm. Opo, balikan ko lamang ho yung ating nabanggit kasi 'di ba ng DOH no na nangangamba sila na nung nagdaang bagyong Ulysses nga ho doon sa mga evacuation center ay baka magkaroon ng mga dagdag na kaso po ng COVID-19. Sa inyo po monitoring ba matapos po noong mga nagdaang bagyo diyan lalo na yung sa Ulysses, meron ho ba tayong nadagdag na kaso ng COVID? Well, I don't from the evacuation. Dahil nagkaroon po ng mass testing, no? Ng inter-agency task force against COVID. Mm-hmm. Awanan dyan po, no? We tested about 2,300, no? Mass testing po sa Tuguegarao City. Yung 50% po niyan, no? Tatlo lang po, no? 1,000 plus na na-testing, tatlo lang po ang nag-positive. So hinihintay pa ho namin yung another 50%, no?
So far, kung tatlo lang po, medyo manageable man po. At this point po, dito sa Tuguegrao, we have 44 cases for the entire province, including that of Tuguegrao, we have 74 cases, no, na active. At kung hindi na po madadagdagan ito, I think it's very manageable po naman. We could say na walang upsurge after the flooding po. That's good to know. Pero right now, yung mga tao po sa evacuation centers, ay of course, I assume na meron na ho tayong mga health protocols naman in place, ano? Hindi ho naman sila siksikan? Yes, pako yun. At we saw to it na may mga uniformed personnel po tayo, police or army, na nagpapatupon pa ng anti-COVID protocol. All right. Meron ho ba kayong gustong ipanawagan, Governor, para ho sa inyong mga kababayan dyan o mga aring tulong para po sa kanila? Una-una po, nagpapasalamat po ako no, sa tagsahan na nagkatingan ng mga relief goods, including cash na tulong po ng iba't ibang sector, no, including local government units. Ganyan din po yung pagpunta na ating presidente dito. Kung pagpunta ng mga secretaries dito, laking tulong po ito, no? And I know, kahit na nag-worsen ang problema namin ganito, I know na kaya po namin ito, no? Tutulungan po mga tao, at kahit pa paano po, malagi pong may natumutulong sa atin na outside of the province of Cagayan. Kaya, with all of you, no, including the media po na nakatutok sa amin, maraming salamat po. At we are very optimistic na kaya po namin ito. Alright. Marami pong salamat at patuloy po kami magdarasal para po sa ikabubuti ng kalagayan po ng lahat ng inyong mga kababayan dyan sa Cagayan. Thank you very much, sir. Thank you and God bless. God bless. Yan po naman si Cagayan Governor Manuel Mamba.